Pinagtawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang sabpina kaugnay ng pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo ayon kay Senador Bato de la Rosa. Muli niling igiligit ang conditional threat kung saan gaganti lang daw ang bise kapag may nangyari sa kanya. Para pag-usapan yan, makakausap natin si NBI Director Jaime Santiago. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Hi, good afternoon na Cheryl at sa mga nakikinig sa atin. Director Santiago, hingin po muna namin yung inyong ang reaksyon dito po sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na pinagtawanan lamang daw po ni Vice President Sara Duterte yung inihaing sabpina. Yung reaksyon nila, hindi naman natin makokontrol yun, ma'am. But sa ibang mga pahayag naman ng ating Vice President, sinabi niya naman na sasagot siya sa aming mga katanungan. It looks like makikipag-cooperate naman siya sa amin. May mga paglilinaw po ang kampo at mismong si VP Sara dito sa mga una niyang naging pahayag. Una po, wala naman daw siyang sinabing assassin. Ano po ang sagot niyo rito? Hindi po kailangan na yung particular word ay gamitin. Pero ang sinabi niya, may inutusan na siya na patayin si Presidente, ang First Lady at ang Speaker kapag siya ay napatay or siya ay namatay. So there is already an active threat sa laban sa buhay ng ating Pangulo. Lalo pa yung mga katagana yun ay nanggaling sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan at very influential, very powerful woman si VP Sara. Kaya we are not taking it lightly. Serious matter po ito. Director, sinabi rin po ng vice na ang conditional act of revenge ay makukonsidera na plan without flesh. Ano po ang inyong opinion sa paliwanag na ito? Alam niyo po, yung for example, hindi ko sinasabi na papaila namin siya ng grave threat, Pero isa sa element ng grave threat, yung threat ay ibinigay under a condition. So, ayun na nga, pumasok na yun, may condition. Pagka namatay siya, papatayin si Presidente, si First Lady at si Speaker. Isa na po yun na element ng sa crime na grave threat. Ngayon pong formal lang naihain ng sabpina kay VP Sara, ano po ang aasahan na maging sunod po na hakbang? Ayun po, antayin natin ng Biyernes, alas 9 ng umaga, dapat pumunta si pangalawang Pangulo, VP Sara, sa aming tanggapan at maibigay niya yung side niya, yung justification niya, whatever reason, bakit nasabi niya yung mga bagay na yun. At kasama na sa aming iimbestigahan yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Lahat po yan na ikukonsider namin, we will be impartial. Bibigyan namin po siya ng lahat ng kanyang karapatan, due process. Pantay-pantay po para makita ng masambayan ng Pilipino na ang NBI ay walang kinikilingan. Haayusin po natin ito lahat ayon sa tamang pag-iimbestiga. Director Santiago, kailangan po bang personal? Talagang siya po mismo ang pumunta or maaari pong represented ng legal niya at magpadala na lamang po ng signed na salaysay? Dapat po siya ang pagpunta mismo, pero siguro po kung inano niya na magbigay na lang ng sinumpaang salaysay, okay lang po. We will proceed with our investigation. Yun po, isasubmit naman po namin yan, ang findings namin, isasubmit namin sa prosecutor's office. At ang prosecutor's office ang magtitimbang kung may prima facie evidence na that will sustain na conviction. Sila po ang bahala, ang prosecution office. Papile po yan, kung meron man, ganun po mangyayari. Paano po kung wala pong VP Sara na dumating or kahit man lang salaysay po niya on Friday? The same thing, we will proceed with our report recommendation. Isasubmit po namin sa prosecution office ng DOJ.
Bukod po sa Facebook Live video ni VP Sara kung saan siya nagbanta ano, sa buhay nga po ng Pangulo, ni First Lady at ni House Speaker, ano pa po ang hawak na ebidensya ng NBI? May lead na ho ba kayo doon sa sinasabing hired killer na kinausap daw po ni VP Sara? Yan po, namin iniimbestigahan yan. Nagtatry kami kung paano namin ma-identify kung sino man yung nakausap ni VP Sara. Sa tingin nyo nga po ba ay meron nga po talaga or posibleng nasabi lang po niya yun? Hindi po natin matatapos sa ngayon ano, hanggat hindi kami nakakausap, hindi niya nailalahad yung kanyang panig. Kung sakali man, Director Santiago, na nabanggit lang nga niya yun, nasabi lang niya yun, gaano po ito makakaapekto sa kaso? Kumbaga, hindi naman pala totoo na meron siyang kinausap talaga na killer. Yan po ay matter of defense. Matter of defense po yan na kami titimbangin po namin lahat ng mga pahiwatig niya. Yung mga sinabi niya. Klaruhin po rin natin, Director Santiago, regardless, no, totoo man yung mga sinabi niya or hindi doon sa video, pero the fact na sinabi niya pa rin, meron pa rin pong basihan para kasuhan siya. Tama po yan. Tama po yan. Okay. Isingit na rin po namin ano, dito po sa yung sinasabing posible ding banta sa buhay ni VP Sara. Meron po ba kayong nakikitang ganoon? Una po, wala namang formal complaint na isinampa sa amin si VP Sara regarding that matter. Mm-mm. Wala din naman tao na nagsasalita na papatayin siya. Unlike na yung ginawa niya na siya mismo nagsalita na ipapapatay niya si Presidente, meron po tayong suspect agad. Meron tayong ika nga ni Yusek Andres ay self-confessed mastermind. Isingit na rin po namin, Director Santiago, yung ulat na nakalabas na ho ng bansa si former presidential spokesperson Harry Roque. May nakuha na po ba kayong confirmation on this? Sa kumpirmasyon ng Bureau of Immigration, wala silang record na si Harry Roque ay nakalabas na. Okay, pero ano po ang aksyon ng NBI? Sakaling makumpirma na nakalabas na nga ng bansa si Attorney Roque na na-cite po in contempt ng House Quadcom noong Setyembre. Kung sakali man, makikipag-ugnayan kami kung saan man bansa siya naroon at para maibalik sa atin, katulad po ang ginawa namin kay Alice Guo. Ayun po. Alright. Marami pong salamat for making time, NBI Director Jaime Santiago. Magandang hapon po.